Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. At ang pakikita ko po sa inyo ay mga gawain ko tuwing ako po ay magbababad sa bathtub. So ipakikita ko po sa inyo kung gaano karami ang tubig. So hanggang dyan lang po ang aking tubig dyan. So hindi ko po dapat palampasin kasi naisipan ko po magtipid dahil tumaas na po ang mga bilihin at mga bayarin. So Kapag po ako bumababad sa bathtub, ay ganito po ang taas ng temperature ng tubig dahil sa panahon po ngayon dito ay napakalamig. So may pasok po ako ngayon, January 25 for the year 2023. So ayan, hindi nyo po makikita ang aking face dahil dito nga po ako sa bathtub. So ang ipakikita ko po sa inyo ay ang mga gawain ko habang ako ay andito sa loob ng bathtub na ito at hindi ko na rin po nilagyan ng pampakulay. Tama na po ang plain water. Ayan, samahan niyo po ako sa unang pagbablog ko kung anong ginagawa ko habang nasa bathtub ako at papapawis ako. Talagang para po akong nasa sauna. So, guys, panoorin niyo po ang aking mga ginagawa habang andito ako sa bathtub na ito. And then ito po ang pakita ko sa unang routine na akong ginagawa tuwing ako po ay nasa bathtub. Ito po ang inyong makikita. So inuunat ko po ang aking paa. Ayan, nakaunat po. Tinatatcha ko na lang po ng mga 5 or 10 minutes na ibababad ko po yan. So ang susunod ko po naman gawin pagkatapos ko po ng 10 minutes ay ipo-fold ko po ng ganito. Ayan, puro paa lang po ang ipakikita ko. Ito kasi, ayan, ganito po ang aking ginagawa. So, hinihintay ko rin po na maka 5 minutes ako sa ganyang posisyon kasi napakasarap po ng pakiramdam kapag ganito ang gagawin ninyo sa inyong mga paa. So, habang ako naman po ay pawis na pawis, at hinihintay ko po na maramdaman ko na pwede nang magpalit ng ibang posisyon naman. So ito po yung routine ko na matagal ko na pong ginagawa sa sarili ko. So pag nakapa 5 minutes na po, susunod ko naman po gagawin ay ibabalik ko po sa pwestong ganyan. Ayan. So, makikita nyo po. At medyo ipipresh ko po ng patulak. So, yung likod ko po is nararamdaman ko na nag-iiba din ang pakiramdam. Lalo na po dun sa parting may bewang. Alam nyo naman po na medyo may edad na tayo. So, madali na pong sumakit ang mga kasukasuan. So, hintayin po ulit natin na maka 5 minutes. Na yung mararamdaman po talaga na ay tumatalab na. Ayun po ang aking mga gawain kapag ako ay nasa bathtub at habang tulong-tulong po ang mainit na pawis dahil sobrang init po nitong tubig na aking inaano dahil nga po tulad na sabi ko kanita ay napakalamig po dito. Ayun po ang mangyayari. So wala pong akong inilagay para makita natin ang reaction kasi kung may kulay po, hindi po natin makikita. So, ang susunod kong gagawin ay tatanggalin na po natin. Ayan, at medyo iuuro ko pong konti. At ito naman po ang susunod kong gagawin sa aking mga daliri. So, magbilang na po tayo. Ayan po. Ganito po lagi ang aking ginagawa. Hindi ko po sinasayang ang bawat tik-tik ng orasan. Ayan, tulad na sinasabi ko. Ayan. Ganito po ako. Kasi mahirap po kapag ang paa na po ang nagkaroon ng karamdaman. Yan po ang event ko lagi kapag ako ay nasa bathtub. So, napakarami pong benefits ng pag-i-irisisyo ng ganitong paraan. Lalo na po nasa mainit na tubig. Ayan. At mararamdaman niyo po ang kaginhawahan na tulot ng ganitong ehersisyo lalo na sa umaga. Napakasarap po ng pakiramdam. So, matagal-tagal ko na rin pong ginagawa ang ganitong routine. Kaso ngayon ko lang po
ipinakita sa inyo. Kung gusto niyo pong parisan ng ganito, nasa inyo po, lalo po sa mga beginner na gustong i-try, try niyo po at napakaganda po ng magiging pakiramdam ng inyong mga binti. So, stop po natin at sa ibang posisyon naman po tayo. Dumako! So, ito na po. So, medyo i-aapo natin ng konti ng pataas. At dito naman po tayo sa susunod na ipakikita ko. Nung una po ko itong gawin ay medyo nahirapan po talaga ako dahil ito po, ito pong ganitong klase ng exercise is natutunan ko po ito nung ako ay nagsimulang mag-aral ng konting karate dito sa Japan. So, ito na po tayo. Ayan po yan. Medyo iaano po natin. Kung makikita nyo, nakababa po yung apat na daliri at yung hinlalaki po ay nakataas naman. Ayan po. Medyo patatagalin po natin. Ibabalik. Balik. Ayan. Ganyan po ang gagawin natin. Sa una po ay napakahirap. Pwede naman po na magbilang tayo. Hindi saka natin ibalik. And then balik po natin ulit. Ayan. Ganyan po. So, napakasarap po ng pakiramdam nito. At ito po ay abot sa ating mga binti. Ayan. Ganyan po ang kinagawa ko. Ayan. So, abot po ito sa ating tuhod. Mararamdaman po natin ang magandang pakiramdam. Tsaka parang hindi po natin mararamdaman na, ay, yan po ang aking mga exercises na ginagawa sa aking mga paa habang ako po ay nasa bathtub. Ipitas po natin. Ayan, balik na naman. So, para po, ayan po, makikita nyo. Diretso lang po. So, sobrang pawis na po ako at sobrang namang ganda ng pakiramdam na ng aking mga binti. So, medyo pahihigain po natin ang ating katawan naman. So, ito naman po ang pakikita ko sa inyo kapag ako naman po ay nakahiga ng posisyon. Ayan. Wait lang po. So, ito na po ang inyong makikita. So, bali po itinas ko na po ang paa ko. Nakaposisyon po ito ng pataas. So, ang ginagawa ko po dito is medyo matagal. Minsan po is pinapaabot ko po ng 10 minutes or 5 minutes na nakataas. And then, kung medyo alam ko pong okay ang pakiramdam, tinitwist ko po ito ng paganito naman. Ayan. Ayan po ang inyong makikita. Nakatwist po. At tingnan nyo po ang aking muscle. Medyo may makikita po tayo na umbok. Ayan. So, nakatwist po siyang ganyan. So, hayaan po lang natin na sa ganyang posisyon. So, ibabalik na po uli natin sa ganyan. At ang susunod naman po ay patataasin po natin pati na lang ang ating mga daliri na uunatin natin. Ayan. Nakaunat po yan. So, ibalik po natin sa ganitong posisyon na tayo po ay. So, ibabalik na po natin sa dating posisyon na lubog uli ang aking mga paa sa tubig. Ayan. So, ito po ang aking kinalabasan ng aking pagbababa. So, ganito po ako pag nasa loob ng bathtub, nakaupo at ginagawa ko po ang mga exercise na natutunan ko na para sa kaalaman ko ay makakatulong ito sa aking kalusugan. So, may mga pakikita po ako mga tips kung paano ko po ito ginagawa tuwing ako po ay nagbababa sa bathtub. Ayan. So, ganito po ang routine kong ginagawa kapag ako po ay nasa bathtub. At siya nga po pala, marami pa po akong mga tips na ipakikita ko sa inyo sa susunod ko pong i-upload na mga videos, mga routine ko po kapag po ako ay andito po sa bathtub. So, ayan po, maraming salamat po sa manonood na in-upload ko na videos nito. Nawa po ay may matutunan din kayo, katulad po ng aking mga routine na ginagawa. So, hanggang sa muli, sayonara! Bye-bye!